What is up guys? Welcome back sa Recap 2020 at ngayon po pag-uusapan naman natin is politika na. Yun. Yeah. Kasi po, syempre ngayong kahit late 2020, kala second half ng 2020, nagsisimulang lumabas na po yung pong mga potential na lalaban sa 2022. Mm. At sa ngayon po, ang pag-uusapan po natin si Senator Manny Pacquiao na newly installed president ng PDP Laban. Yun. So yun, kasama pa rin natin si Sir Paul Farol. And tatanungin natin siya, anong tingin nyo, will Manny run for president sa 2022? I think it's already an almost sure thing. Kasi mag-announce ka ng presidential bid mo, unti-unti yan. So hindi mo pwedeng sabi, tatakbo ako. Legally, you cannot claim that dahil malayo pa file ng COC. So, legally speaking, you're not a presidential candidate. You're an aspirant. So as of now, ang makikita mong ginagawa nila is they're going through a checklist. Ang number one dun sa checklist na yun is sino partido magdadala kay Manny Pacquiao. And it's PDP Laban. Partido ni Pangulong Duterte. Partido ni Coco Pangilinan. Coco Pimentel. Ayun. Sorry. Partido ni Coco Pimentel. Ni Nene Pimentel. Nene Pimentel at ni Coco ngayon. Okay. Na-intriga ako sa sinabi ng ano nila, yung parang spokesperson na PDP. And, social, basta si yung kaibigan natin, si Ronald Bunsaya. Hi! So, yung sinabi ni Ronald, sabi niya, we're going to start organizing the grassroots for PDP Laban. And ang naging challenge ko sa kanya, please name me a person in my area of Sampaloc, Manila, kung sino lalapitan ko. Kasi I'm interested in supporting a party. Okay. Kasi naniniwala ako na yung pag-part ka ng partido, mas madali kang maka-influence ng policy decisions and ng make-up ng government and part ka ng party eh. You're better heard, di ba? Nasabi sa akin ni Ronald, sir, kahit ako na lang ang kausap niyo. Ibig sabihin, wala pa yung mga nakalagay ng mga representatives. Oo. Nagsisimula pa lang. Mag-start pa lang sila ngayon. Okay. Yeah, pero ang tanong ko, kasi nagawa ko din ang video to, ano ba ang pinaka-stand ng PDP Laban? At bakit PDP ang susuportahan ko na partido at hindi yung mga ibang partido? Ano ba ang, ano niya, ideology? Ano ba ang kanyang stand sa mga issues? Marami kayo sa PDP Laban. First, founder niya tsaka yung current yung previous president si Imo Pimentel, no? si Nene federalism, di ba, kasi yun naman ang inano ni Nene. But first, si Nene Pimentel was known for the DILGR local government code, the barangay code, so we can assume na more on improving governance ang magiging thrust ng PDP Laban. And syempre maganda yung may grassroots ka, no? Nasusuporta dun sa adikain na yun. Okay. Baka federalism ang kainan na. Or baka baguhin nila ang... one of them might be pagbabago ng constitution. Constitution. Yun, that's one thing. But they haven't said anything yet. So, yun nga, yun ang ano, kasi syempre, ang PDP, ang partido ni Pangulong Duterte, pero ang tanong dyan, if si Sara yung manalo sa 2022, paano ba ang mangyayari sa PDP? Baka magiging ano sila. Ito bang ginagawa nila ngayon para kung sakaling mangyari yun, hindi, kumbaga, they still remain a relevant party pa rin? Una-una, ang behavior natin, kung kanino yung, kunyari, hugpong... Yung HMP ni Sara eh, kasi yun ang... Yun ang yung regional party niya. If that wins, everybody will jump there. Wala na yung PDP Laban. Maubusan niya ng ano, proponents. So yun nga, paano mapiprevent ng PDP yun? Or kailangan mong manalo ng eleksyon? Hindi. Kaya mo pa ba mag-introduce ng law banning political third votism? So yun ang isang posibleng pagbulin nila. So, kailangan, you should stay with the party for at least 5 years. So once you enter, hindi ka pwede mag-switch ng party. Ganun. So ang tanong ko, bakit kaya si Manny Pacquiao yung napili nilang... Popular eh. Una-una, popular. Everybody knows Manny Pacquiao. So mataas na awareness. So doon pa lang, wala ka ng problema sa awareness.
Kaya siya kinuha ng PDP laban. Supposedly, PDP laban has ka grassroots. So you have a well-known candidate, you have grassroots organization. Conversion niya, ang theory niyan is that the conversion will be much higher. So kung 90 yan, then the conversion is, let's say, half of that. It might translate into 20 million votes or parang ganun. So syempre, hindi naman lahat. Ano, syempre, karamihan pa rin sa mga Pinoy, mga nasa mga probinsya, nasa mga liblib na lugar. So hindi naman niya naaabot ng social media lahat. Ah, so eto ah. Pero sigurado yan, lahat sila kilala kung sino si Manny Pacquiao. Oo. Tapos, eto, merong at least 3 or 4 crucial differences sa 2022 elections versus 2019 and 2016. Okay. Ano yan? First is, this will be the first elections na baka may impact ang COVID. Definitely, so, definitely. Oh, so, yung usual campaigning na maraming crowds, tapos iikot ka lang buong Pilipinas. Baka hindi magawa. Baka hindi exacto ganun. Magawa. Okay. Pangalawa, wala na ABS-CBN. Okay. Malaking factor ang ABS-CBN because of its regional, its nationwide network na hindi lang yung network, TV network, pati yung network ng mga tao nila. Pati mga celebrities and all that, yung mga... Pati, kasi when you talk about ABS-CBN, you're also talking about the Lopez Group that employs a larger number of people, no? Tapos marami ang project. So, malaking factor ang ABS-CBN na wala siya, it's going to change. So, humina na yung, hindi na ganun, hindi na katulad ng dati yung influensya ng ABS-CBN na group. Pangatlo, so first COVID, pangalawa ABS-CBN, pangatlo, this might be the year na mahirapang mag-mobilize ang ating mga friends, ang NPA. CPP, CPP, NPA, NDF. No? Malaking factor sila in every elections kasi yung pinakamaraming tao nasa liblib na area yan. Yun ang kontrolado nila. Oo. So baka mahirapan sila magpababa ng tao to vote for... Kung sino man yung gusto nila ngayon. No? Malakas ang crackdown sa kanila ngayon. Pero, ayun nga, so yun nga, magiging less of a factor na yung mga makakaliwang grupo. Oh, at saka, fourth pa pala, less of a factor ngayon ang TV, sabi sa akin. More of a factor ngayon ang internet, social media, Google, yon. So, mas lalong magto-toxic pa yung social media natin kumpara ng mga previous ng mga taon. So, di, yun ang tanong ko, is Manny Pacquiao ready for all of that? May chance sa kaya si Manny kapag nag-decide siya na talaga magtuloy-tuloy na tumakbo? Condition yan, it depends on PDP laban, his party. Kung totoo yung grassroots organization nila, makikita natin yung gaya ng grassroots organization ni Duterte no 2016, na pati yung tricycle driver, organized. Nagbi-meeting sila sa neighborhood namin sa Manila. Kung ganun ka-tindi ang PDP laban, may chance siya. Oo, may... Pero yung ordinary tao, may sticker na ganun. Galing, galing nung pagka... Ano, so yeah, talaga makikita natin yung kung paano magiging strategy ng PDP when it comes to Manny Pacquiao. Ay, makita, hindi pa din natin sure kung presidente ba, kung vice ang tatakbuhin. Bakit hindi natin pinapag-usapan yung ano, pinag-usapan natin Manny Pacquiao and Inday. Hindi natin pinag-usapan si Ma'am Lenny. Pag-usapan natin mamaya. Baka naman ano, magalit yung kabilang side sa akin. Oh, yun. Next, sila yung next na video natin, guys. So, abangan nyo yan. So, yan po. Pag-usapan natin si Manny Pacquiao. Pag-usapan natin next yung mga ibang possible presidential balls sa 2022. See you po sa next video. Okay.